Ayan na mga idol, so may lumabas na. Kung nakikita nyo, ayan, so may lumabas na. Ulitin natin, para makita nyo. Ayan mga idol, dito rin sa kabila, may lumabas na rin. Ayan, so, tignan nyo. Lapit ko, ayan yung dalawa. Kung nakita nyo mga loots mga idol, pag may lumabas na gano'n na sa kanyang fitting, so pwede nyo isarado yan, so. Magandang araw mga loots mga idol, yan, so meron tayong gawa dito ngayon, so Mitsubishi 300. So isasalpak na natin yung injection pump na tinanggal natin, na pinakalibrate. So ngayon, panoorin nyo mga loots mga idol, sana magkaroon kayo ng idea kung paano ba ginagawa ito sa Mitsubishi 300 or sa inyong sakyan. Kung lalo na kung sakyan nyo ay Mitsubishi 300, magkaroon tayo ng kalaman or idea kung anong ginagawa pag nagsasalpak ng injection pump, ano ba yung dapat gawin at tatandaan. So taray, kabit natin mga loots mga idol. Ayan mga loots mga idol, ito yung ating injection pump. So ikakabit natin dito sa makina na to. So 45-6 engine. Ayan, so medyo malabo nga lang. Ayan, so 45-6 engine. So di ganong kita mga loots mga idol. Madilim pwesto natin, hindi kaya ng flashlight. Ayan, so isasalpak natin ngayon. So ang injection pump lang naman mga loots mga idol ay may dalawang bolt lang naman yan. Ay may dalawang tornilyo dito. Ayan, so dito yung nakalagay. So stud bolt na yan mga loots mga idol. Ayan, so di yan nakalagay yan dito. So pag kinabit natin yan mga loots mga idol, kung nakita nyo itong butas na to, dito to papasok yung tornilyo, kailangan i-gitna lang natin yan mga loots mga idol. So gitna lang. Dapat yung tornilyo hindi dapat nakasagad sa taas, hindi nakasagad sa baba, dapat nakagitna lang kasi bagong calibrate naman to, saka na lang tayo mag-adjust para yung problema sa idle, hard starting, or mausok mga loots mga idol. So yun kabit natin. So dito lang naman tornilyo nyan. Ayan, taas dito sa likod mga loots mga idol. Ayan, so may tornilyohan din yan dito. Yan yung dalawang butas na to. So kabit natin. At syempre bago tayo magkabit, siguraduhin muna nating nakatanggal ang battery o isang terminal ng battery, pero dito sa gawa natin ay wala na siyang battery mga loots mga idol. Tatanggal na. So ikabit ko muna ang mga loots mga idol ito dito. So dito yan nilalagay sa Mitsubishi 300 mga loots mga idol. So suksok ko muna para makita nyo. So ayan na mga loots mga idol, nakabit natin. Yan, so sabi ko nga sa inyo, yan yung tornilyo na dalawang nut dito tsaka dito, tas dalawang 12mm na bolt dito sa likod. So nakabit natin mga loots mga idol. So sunod natin ay ang kanyang timing gear. Yan, so sunod natin kabit ang kanyang timing gear at yung kanyang timing belt mga loots mga idol. So sa pagkabit ng timing gear, ayan, kung nakita nyo yung malalim na part at yung nakaumbok, yun pa ganyan yan mga loots mga idol. So ikabit natin, sakto lang natin tong groove na to sa kanyang kunya. So shoot muna natin mga loots mga idol. Shoot ko muna. Yan, so pakita natin sila. Shoot natin pag anong. Ayan, so okay na. Tapos sunod natin ang kanyang nut. Wow, wow, wow. Ayan, so 19mm na nut. Ayan, dyan siya. Takasan natin i-timing mga loots mga idol. Ayan, so sa paghihigpit naman mga loots mga idol, pag naikabit nyo na yung pulley, kasi pag ikutin nyo yan mga loots mga idol, tignan nyo, yan na. So sumusunod lang siya. Ibig sabihin, hindi mo nyo mahigpitan yung nut kasi sumusunod sa ikot. Ang gawin nyo, kalsuhan nyo rito. Yan yung part na to. So kulang kayo ng tornilyo, yan to, 10mm. Kalso nyo rito para hindi lang siya umikot. Kalso nyo lang yan mga loots mga idol. So ilagay nyo doon. Yan, saka nyo ikutin. So saka nyo higpitan mga loots mga idol. So ayan mga loots mga idol, kapag nahigpitan na natin yung nut ng injection pump, ngayon i-timing na natin siya dahil ibabalik natin ang kanyang timing belt. So sa pagka-timing ng 45-6 engine mga loots mga idol, so ito yung kanyang timing, makita nyo rito. Hindi yata ganun kita mga loots mga idol. Yan. Dapat. So wait lang mga loots mga idol. Yan, sa pagka-timing mga loots mga idol, kailangan yung letter T na ito, ayan, yung letter T na yan, dapat naka-inline siya dun sa guhit na yun ng ating crankshaft pulley mga loots mga idol. Yan yung top dead center niya, nakatapat yung T dito sa guhit ng ating pulley. Yan yung top dead center nating crankshaft. At dito naman sa ating camshaft, yan mga loots mga idol, kung nakikita nyo, yan, yan yung bilog na to, yung dot na to dito sa gear na to, dapat nakatapat naman siya dito. So itapat natin konti, yan. Yan siya mga loots mga idol. Dapat nakatapat yung ayan, yung dot na yon dito sa mark na to, yung arrow na to. Tapos dito naman sa ating injection pump, ayan, sa ating injection pump naman, dapat tong groove na ito mga loots mga idol, yan.
So di ganun kita. Yan. Dapat yung groove na yan. Yan mga lods mga idol, yung timing natin, injection pump, nakatapat naman dito sa arrow na ito. Yan, yung pointed na ito, nakatapat doon, nakatapat dito. So nakatiming ating injection pump, nakatiming ang ating camshaft dito, dito, at nakatap dead center ating crankshaft. So pwede natin ikabit yung kanyang timing belt mga lods mga idol. So ikabit natin. Yan, so ipakapit muna natin ang kanyang gear sa injection pump. Yan, so kailangan makapit muna siya. Yan, so pag naka-inline na siya, nakakapit na, so kaya natin ilagay sa ating camshaft. So ilagay natin mga ludi. Ganito lang yan. Yan. Ganito lang paglagay niyan. So pagka nakapakapit sa ating injection pump, ayan, so ikabit natin sa ating camshaft. So basic na basic lang sa inyo to mga lodi. Ayan. Ayan mga lods mga idol, kita nyo. So nakabit na siya. Ayan, so nakabit natin ating timing belt, di ba? Ang dali lang. So dali lang magkabit, basta yung ating tensioner ay nakatulak papunta ron. Yan, so nakatiming na. Ito naka-inline doon. Yung ating marking naman sa ating camshaft, ito naka-timing doon, at doon sa baba sa ating crankshaft ay dapat naka-top dead center siya mga lods mga idol. Yan. So yan ang gawa natin ngayon. Yan, so ayan, naka-inline. Yan, so naka-inline siya dapat. Yan, so naka-inline. Naka-inline siya mga lods mga idol. At doon sa ilalim, ayan, ayan siya. Ayan siya mga lods mga idol. So naikabit natin ang kanyang belt. So pwede na rin tayo magkabit dito sa kanyang mga tubo. So ikabit natin yung kanyang mga tubo mga lods mga idol. Ayan. Ay, yung tensioner pala natin mga lods mga idol. So nakalimutan ko, dapat pagka yung tensioner natin, pag nilak natin papunta ron para lumuwag yung ating belt, huwag natin kalimutan luwagan para humigpit yung ating belt kasi maluwag pa. So luwagan muna natin yung kanyang tensioner till nilak natin yan. Para ayan, nakita nyo. Para ayan mga lods mga idol, nakita nyo yan, tumigas na kanyang tensioner. Tumigas-tigas na. Ayan. Pwede natin higpitan. Higpitan natin dahil lumigpit na yung kanyang belt. So higpitan na natin mga ludi. Ayan. Ang tensioner ang nagpapahigpit dyan, siya rin ang nagpapaluwag. Pag gusto mong baklasin, kailangan itulak mo yung tensioner papunta ron. Itong tensioner na to, itong bilog na to, itulak mo papunta ron, saka mo ilak to yung dalawang nut dito. So wag mo lang bibitawan para wag kumalas. Ayan mga lods mga idol. So naipitin natin, so pwede na tayong magkabit sa kanyang tubo. So ayan mga lods mga idol, so nakabit natin yung kanyang mga tubo. Ayan, so nakabit na rin natin, pero hindi natin hinigpitan dito sa number 1 kasi magbibleed tayo mamaya pag starting tayo. So pagka nagbabaklas kayo, tulad ng sinabi ko dun sa unang video natin, so panoorin nyo na lang yung part 1. Bago nyo tanggalin to kanyang mga tubo, ay lagyan nyo muna ng tatak or pagsunod-sunodin nyo yung para sa number 1, number 2, number 3, number 4. So dito naman sa likod ng injection pump mga lods mga idol, yan yung tatandaan nyo rin kung saan tinanggal. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag hindi para sa kanya, hindi yan papasok mga lods mga idol, hindi yan naabot, hindi yan magtutugmag, kaya hindi kayo maliligaw dito. Pero mas maganda, tandaan nyo pa rin kung saan nyo tinanggal at doon nyo ikabit. So ngayon ikabit natin kanyang mga tubo. So nakabit na rin natin yung kanyang return line, so yung return na injector, yung papunta na sa tanke, tsaka yung return ng injection pump, so dito na yun. At yung kanyang main supply, ito naman ay kabit na rin natin, yung galing mismo sa fuel filter. Yan, yung galing sa fuel filter papunta sa ating injection pump, so dito yun pumasok. At yun naman yung kanyang return. So nakabit natin yung return at yung supply, yung mga tubo, sinunod natin yung kanyang supply ng kanyang solenoid switch. Ito yung patayan ng ating injection pump. So pagka nawala ng supply to, mamatay yung ating makina dahil papatayin niya. So puputulin niya yung supply ng diesel papunta sa ating injector, kaya mamamatay. So huwag niyong kalimutan ikabit to. So andito lang yan sa likod. So may terminal yan at may nut yan na 8mm. So ikabit nyo lang yan mga lods mga idol, tapos higpitan nyo yan. So ikabit ko muna mga lods mga idol, dahil di ko mahawakan ng isang kamay. So ikabit ko muna. So ayun na mga lods mga idol, yan. So nahigpitan na natin yung kanyang nut ng shut-off valve o yung kanyang shut-off solenoid.
Ayan, tapos nakabit ko na rin tong mga tubo, nagpitan ko na rin yung return, itong kanyang supply, ibalik ko na rin yung kanyang front cover. Ayan, so okay na. So ito na lang hindi na ikakabit. Ngayon, so ngayon magbi-blend tayo. So i-start natin yan, titingnan natin kung may lalabas na diesel dyan. Pag may lumabas, so pwede nating isarado, tapos paanda rin natin. So wala mo ng heater mga lods, mga idol. Wala mo ng heater, so start natin. So, ayan, so turn on, neutral. Kailangan naka-neutral, tapos start natin. Ayan na mga lods, mga idol, so may lumabas na. Kung nakikita nyo, ayan, so may lumabas na. Ulitin natin, para makita nyo. Ayan mga lods, mga idol. Dito rin sa kabila, may lumabas na rin. Ayan, so tignan nyo. Lapit ko. Ayan, yung dalawa. Kung nakita nyo mga lods, mga idol, pag may lumabas na ganun na sa kanyang fitting, so pwede nyo isarado yan. So, sarado ko muna. Kabit ko muna mga lods, mga idol. Ayan, so ikabit ko muna, higpitan ko muna, tapos saka natin paanda rin. Ayan, so ikabit ko muna. Ayan, so naikabit ko na. So, punasan natin. Para malaman natin kung may tagas mamaya. So, baka mama may leak sa kanyang tubo or sa kanyang ano dito sa may return. Minsan kasi nagli-leak dito sa may washer, dito sa may return. Ayan, so punasan natin para tuyong-tuyo. Para makita na kung may tagas. Tungan, paanda rin natin. Ayan, so heater natin mga 15 seconds. Ayan, heater natin. Saka natin paanda rin. Ayan, so start. Umandar na. Ayan mga lods, mga idol. So ayos. Ayan, so umandar na. Okay na ang 45.6 na nakinalibrate ang kanyang injection pump. So okay na. Ayan, so start natin ulit. Ayan mga lods, mga idol. So ayos. Ayan. So umandar na ang gawa natin. So titignan na lang natin dyan kung maganda ba yung performance. So i-update natin yan mga lods, mga idol. At syempre babantayan natin, baka mamaya magtagas-tagas yan. So yun lang naman ang titignan nyo pag nakabit kayo neto. So yun dito yung mga tagas-tagas sa kanyang fitting, pero dito wala naman. Yan mga lods, mga idol. So okay na ang 45.6 engine na pinakalibrate injection pump. So sana may natutunan kayo mga lods, mga idol. Sana nagkaroon kayo ng idea at nagustuhan nyo ang video natin ngayon kung paano magsalpak ng injection pump dito sa Mitsubishi L300 mga lods, mga idol. Yan, so old L3 to na drop side. So salamat sa panonood mga lods, mga idol.